Dahil sa pagkakapanalo ng Gilas Pilipinas sa Chinese Taipei, ang France at Taiwan ay tila dismayado sa pagkakatalo ng kanilang national basketball team na sobrang tambak daw sa ating Gilas Pilipinas. Head coach ng Chinese Taipei sinabing hindi pa daw ito ang kanilang totoong team at Luka Doncic ng NBA makakalaban ng ating Gilas Pilipinas. So tinalo nga ng ating Gilas Pilipinas ang Chinese Taipei noong isang araw at trending nga ito sa Pilipinas pati na rin sa Chinese Taipei. Ayon sa ilang report, hindi na daw nakakapagtaka kung bakit natambakan ng Chinese Taipei ng Pilipinas dahil daw kasi hindi full force ang Taiwan na pinadala sa Asian Qualifier. May mga player daw kasi sa Taipei na ayaw daw maglaro dahil wala daw assurance sa ngayon kung maglalaro ang mga player sa kanilang national basketball team. Isa pa, wala ding naturalized player ang Taipei kaya sila natalo. Hindi daw katulad ng Pilipinas na may Justin Brownlee. Ayon sa report sa ilang Chinese sports media, sinabi ng head coach ng Taipei na si Coach San Mao na bagamat natalo daw sila sa Pilipinas ay maganda daw itong simula para sa kanilang national basketball team. Masukat ang kanilang kakayahan kung nasaan ba daw sila sa Asian region pagdating sa basketball. Sinabi pa ni Coach San Mao na hindi pa daw ito ang kanilang totoong lineup sa Asian qualifier, lalo na si Asia Cup at babawi daw sila sa mga susunod na game nila. May isa namang napansin si Coach San Mao sa laban nila sa Pilipinas. Ang laki daw ng pagkakaiba pagdating sa height at galing ng mga player dahil hindi pa daw ito ang kanilang mga main player. Masyado daw accurate sa threes at magagaling ang mga player sa Pilipinas. Lalo na daw yung Justin Brownlee na naturalized player ng Pilipinas. Isa pang napansin ni Coach San Mao yung batang Kai Soto na 7'3". Sinabi ni Coach San Mao na malayo pa daw ang mararating ng batang Kai Soto na player ng Pilipinas. Hindi daw nito ma-imagine ang Pilipinas sa Asian region sa future sa basketball kapag lalo itong gumaling. Mas mahihirapan daw silang makahabol sa basketball dahil habang tumatagal ay napag-iiwanan na daw sila. Sa report naman ng spin.ph, sinabi mismo ni Coach Tim Cohn na idodominate nga daw ni Kai Soto ang Asian region kapag tumagal-tagal, kapag nag-improve ito lalo. Samantalang ating Gilas Pilipinas ay nag-shift na ang focus sa FIBA OQT para sa Paris Olympic. Ayon nga sa report, bagamat nagbalik na sa kanya-kanya nilang ball club ang mga players sa Gilas Pilipinas, ay sinabi mismo ni Coach Tim Cohn na meron silang mga invitation from Slovenia at Lithuania at Czech Republic. Ayon nga sa ilang rumor may chance na makakalaban ng ating Gilas Pilipinas si Luka Doncic ng Dallas na gigil makapasa sa Olympic matapos ilang beses matalo ang Slovenia noong nakaraang FIBA World Cup. Ayon sa report ng Philippine Star, handa daw si Coach Tim Cohn sa magiging tune-up game ng Gilas at Slovenia at iba pang powerhouse sa Europe at titignan daw nila kung ano ang magagawa ng Gilas Pilipinas sa mga malalakas na team sa preparation nila sa OQT. Makakalaban ng Gilas Pilipinas sa OQT ang Georgia at Latvia. Mahirap man ang tatahakin ng ating Gilas Pilipinas ngayong OQT sa FIBA na meron lang 10 days of preparation, ay samahan natin silang suportahan kung kaya ba nila makapasok sa Paris Olympic. Dala ang bagong generation ng ating Gilas Pilipinas kasama si Justin Brownlee.